ng gitara at ang kaaya ay ang lira. Hipa ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay kanyang giniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trompeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ang sanlibutan sa pangangaral ni Apostol San Pablo. Ipagkalo mong sa aming ipinagdiriwang ngayon ng kanyang pagbabagong buhay, kaming mga nagsisikap magbago para makadulog sa iyo sa tulong ng kanyang halimbawa ay maging mga saksi nawa ng iyong katotohanang maasahan sa daigdig na ito sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Sisilya, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito.
Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki't babae. Makapagpapatotoo tungkol dito, ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco. At pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasob ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Ako'y sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako'y si Jesus na taga Nazareth na iyong pinag-uusig," tugon niya. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. At akin ding itinanong, "Ano po ang gagawin ko, Panginoon?" Ang tugon sa akin, "Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin." Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon. Kaya't ako'y inakay na lamang na mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, "Kapatid na Saulo, makakakita ka na." Noon din na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, "Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban. Makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag. At magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo po ang lahat. Alleluia! 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 Inirang tayo ni Kristo upang mamunga ang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia! Alleluia!
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at magbabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maano, dumampot man ang ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Ngayong kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo, binabati namin po kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Poong Senyor. Pagbabagong buhay. Ito ang yung konversyon, pagbabalik loob, metanoia, iba't ibang ekspresyon. Ito ang pakay natin. Sa Ebanghelyo yung kahapon, pagsisihan ang mga kasalanan at maniwala sa mabuting balita. Araw-araw po tayong kailangan nating kalabani ng demonyo sa loob ng ating sarili at sariwain ang pangako kay Jesus. Sa Gawa ng mga Apostol, ikinuwento, dito nagpapatotoo, nagbibigay saksi si San Pablo, "Ako'y Hudyo, ako'y Pariseo, ang naging guro ko noon ay si Gamaliel, dinisiplina kami, tumatanggap ako ng mga utos mula sa punong saserdote, mga matatanda ng bayan. At yung mga sumusunod dito sa grupong ito, inaaresto ko, binibihag ko, inuusig ko, pinapapatay ko sila. Ako'y masugid na taga-usig. Akala nila ito mga sumusunod sa bagong grupong ito, makakatago sila sa akin? Ba, pupunta pa sila sa malayo sa Damascus? But, huwag nila akong subukan. Pupunta ako doon. Hahulug-hulugin ko ang Damasco. Aarestuin ko sila at babalik ko sila sa Jerusalem." Yan ang patutuo niya. Yun nga ang ginagawa niya. Meron siya mga tropa. Kayo, hindi kayo makakatago sa akin. Hindi kayo makakataka sa akin. At habang papunta siya sa siyudad ng Damasco, tanghaling, halos tanghaling tapat noon, bigla na lang lumiwanag ang kapaligiran. Matinding init ng araw, pero para bang nabalot sa liwanag. Napatigil sila. Wala na sila makita kundi itong liwanag na ito. At may boses, parang napatigil sa kwan, kabayo si kwan, si Saul. May tinig siyang narinig, "Saulo! Saulo! Bakit mo ko inuusig?" Nagtanong si Saulo, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako, si Jesus na iyong inuusig." Yung mga kasama niya, nakita ang liwanag, pero yung tinig, hindi nila narinig. Ang boses ay mensaheng personal para kay Pablo.
Hindi pa Pablo ang pangalan niya. Kaya nga, pagbabagong buhay, Saulo naging Pablo. Yung Pablo ay ang Kristiyanong pangalan niya. Pagbabagong buhay. Ako, ikaw, tayong lahat, magbagong buhay. At yung buhay natin, may kliman o mahaba, panibaguhin natin. Kalabanin natin yung demonyong nasa kalooban natin, mga bisyo, masasamang hilig, at lumitaw ang pawang kabutihan, ang pawang katotohanan, ang pawang sinseridad, ang pawang pagka-autentiko. Lumitaw, umusbong ang bunga ng pagmamahal. Pagnilayan po natin yan, ha? Magbagong buhay. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni San Pablo, at mga santong tumutulong tuwing may pandemya, may UK variant na. Dumami na. Sana po ay hindi lumaganap, magdasal po tayo. Di pat bagamat may vaccine na, ha? Sama-sama po tayo dito, ha? Para matapos ng pandemya. At yung biyaya na tayo laging magbalik loob at magbagong buhay. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, ipanalangin natin ang misyon ng simbahan at ang mga pangangailangan ng mundong tinubos ni Kristo. Ang tugon po natin, maging mapagpala kanawa sa iyong bayan, Panginoon. Maging mapagpala kanawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway maging masigasig sa pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob, manalangin tayo. Maging mapagpala kanawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang mga misyonero, naway magkaroon ng tapang na ipahayag ang Ebanghelyo, maging sa mahihirap na pagkakataon at mapanganib na lugar, manalangin tayo. Maging mapagpala kanawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang mga nag-aalinlangan at nasisiraan ng loob, naway matuklasan ang walang hanggang katotohanan na walang iba kundi si Kristo, manalangin tayo. Maging mapagpala kanawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang mga matatanda, nangungulila at may sakit, naway makatanggap sa kanilang paghihirap ng ginhawang dulot ng pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Maging mapagpala kanawa sa iyong bayan, Panginoon. Ama ng aming manunubos, habang inuusal kami namin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni San Pablo, palalimin mo ang biyaya ng pagbabalik loob sa aming buhay. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat, nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat, nagmamahal sa'yo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa pagdiriwang kami naway lubusang maliwanagan ng Espiritu, ng ilaw ng pananampalataya, na siyang suminag kay Apostol San Pablo para maipalaganap ang iyong kaningningan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang ating Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Pablo, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong, Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sa tagubili na manakakagagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Purihan natin at lahat ng
bansa o sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niya't biyaya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay siya namang magpaalab sa ningas ng pagmamahal na lubhang dumarang kay Apostol San Pablo para sa kanyang mapagmalasakitan ang lahat ng mga pagtitipon ng iyong sambayanan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ika'y nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami, ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maitya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maitya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Panalangin para sa para magkaisa ang bawat Kristiyano. Mga kapatid, ating ipanalangin kasama ng buong simbahan na magkaisa bilang magkakapatid ang bawat tagasunod ni Kristo. Amang nasa langit, bukal ng buhay, kami ay dumudulog sa iyo na pawiin sa pamamagitan ng tubig ng buhay ang pagkauhaw ng iyong simbahan sa pagkakaisa ng bawat tagasunod ni Kristo. Mapuno nawa ang aming mga puso ng biyayang pag-ibig na mula sa iyong anak. Matagpuan nawa namin sa simbahan ang nananatiling presensya ng iyong anak at kami nawa ay sama-samang magsikap upang maisakutuparan at maganap ang idinalangin sa iyo ng Panginoon sa Kristo. Ama, maging isa nawa silang lahat. Gabayan nawa kami ng banal na Espiritu sa aming pagtahak sa landas ng ganap na pagkakaisa at pagmamahalan. Bilang magkakapatid kay Kristo, hiniling namin ito sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na poong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way maalala nila mga pangako nila nung sa binyag na ikaw ang kanilang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sa ating pang-araw-araw na ulat, patuloy pang pagbibigay natin sa mga komunidad ng soup kitchen at ang mga ayuda sa mga individual na nangangailangan. Ngayon din, patuloy ang ating pagbibigay sa mga komunidad, lalong-lalo na sa Smoky Mountain, ang mga nagbigay kahapon, 2 boxes used clothes, 2 boxes noodles, 2 kahon Wilkins water, 5 boxes face mask, 2 boxes used clothes, 2 sacks 25 kilos rice, 288 pieces chinelas, 70 pieces assorted clothes. Maraming salamat muli sa inyong ginintuang puso. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyo pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus, na
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,